Artificial intelligence, machine learning, Internet of Things. Ilan lamang ito sa mga bagong usbong na teknolohiya na nakikita ng mga eksperto na lalong magpapabilis ng pag-unlad at siyang magbabago ng takbo ng pamumuhay ng malaking bahagi ng lipunan. Kaya naman ang sistema ng edukasyon ay kailangang nakakasabay sa bilis ng mga pagbabago. Ang Dibisyon ng Sarangani ay hindi nagpapahuli pagdating sa mga inobasyon at teknolohiya. Sa pangatlong pagkakataon, muling pumasok ang team mula sa Alabel National Science High School sa iMakeWeMake Innovation Competition ng Department of Science and Technology. Sa pagkakataong ito, ang kanilang proyekto ay isang intelligent machine na mag-extract ng tubig mula sa hangin. Ang research team na binubuo ng senior high school learners na sina Jan Laurence Guieb, Jhon Wincer Elbo, Vice Navarro at Francine Aira Sanchez ay nakabuo ng isang proyektong maaaring maging sagot sa pangunahing pangangailangan ng maraming liblib na komunidad, ang tubig. According to the World Health Organization, there are 2.1 billion people that do not have access to safe potable water. So we from Alabel National Science High School students, researchers, we proposed the Project Hamog, the automated atmospheric potable water generator from fog, cool, and warm air. A study like Project Hamog would provide accessible potable water sources to communities, like rural communities, and eventually contributing to the improvement of lives. On a broader scale, we seek to collaborate with local government units as well as technology enthusiasts to build a foundation for this project. Para sa kanila, malaking bagay ang pagsasanay na ginagawa ng kanilang paaralan upang maging handa sila sa larangan ng pananaliksik at pakikipagbuno sa mga hamong pang-akademiko. The greatest factor for our success po is the curriculum or the Science High School itself. Because we've been doing researches since our first year here, so for me, it really helped. And then secondly is the Alsay family itself, especially our principal, Sir Maximo Cabanlit. Buo naman ang suporta ng kanilang advisor na si Dr. Shiela Butil sa kanilang paglahok sa kompetisyon. Magkakaroon sila ng training doon nung nakaraanan, online lang siya. Training, tapos they will be assigned, I just don't know, it's time, same pa rin. They will be assigned to an individual teacher or mentor doon. Magkakaroon muna ng training na gaganapin sa Kamaynilaan ngayong 13 ng Marso. Makakatanggap din ang grupo ng grant na nagkakahalaga ng 50,000 pesos na gagamitin nila upang mabuo ang proyekto. Sa huli, makakatanggap ang pinakamahusay na team ng papremyo na 200,000 piso. Hindi lamang ang mga mag-aaral ng Alabel National Science High School ang nabibigyan ng pagkakataong ma-expose sa mga bagong teknolohiya. Ang Dibisyon ng Sarangani ay may inisyatibo rin upang ang ibang mga mag-aaral ay makaranas din ng pagkatuto gamit ang makabagong teknolohiya. The Division of Sarangani is very supportive for our goal of developing our learners, having this 21st century skills and integrating the robotics in the curriculum, especially in the SDE schools, SDE implementing schools, RSHS, and other regular high school. We have procured some robotics kit worth 300,000, and this robotics kit is 24 units, and that was distributed to the different recipient schools. And as of now, we also have procured another 92 units of robotics kit. We are really capacitating our teachers through the trainings that we have conducted together with the learners so that they have the skills, they have the idea of using the robotics kit and for the teachers to integrate it in the curriculum. After the training, I am planning to integrate the robotics class during the enrichment time, which is 1 week for my STE class, which composes of 30 students, grade 7 students, so that they will learn, they will indulge themselves, and they will also learn play also using the robotics in coding and programming using the application mBlock.
Ang tagumpay ng mga mag-aaral mula rito sa Alabel National Science High School at ang patuloy na suporta ng Division ng Sarangani sa larangan ng robotics ay nagpapatunay lamang na bagamat nasa isang malayong sulok ng Pilipinas, ang probinsya ng Sarangani ay hindi magpapatalo pagdating sa teknolohiya at inobasyon. Ito ang kwento mula rito sa Alabel National Science High School. Ako si Relalisan para sa DepEd 12 sa ERE. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat.